at tayo po'y, magbasa ng Bible. Pakisundan na lang sa inyo mga Biblia as I read Song of Solomon chapter 6 verse 3. Yan yung pinaka-key verse, pero inulit lang yan sa chapter 2 in verse 16. Chapter 2 and verse 16. Sabi dyan, "My beloved is mine, and I am his. He feedeth among the lilies." Inulit sa verse 3 and chapter 6, "I am my beloved's, and my beloved is mine. He feedeth among the lilies." I hope na sundan niyo po. Hanggang ngayon, hindi po naghahanap pa yung ating mga Bible school student. Song of Solomon, katabi lang po yun ng Ecclesiastes. No? At pagkatapos ng Song of Solomon ay Book of Isaiah na. No? Kaya kung hindi nyo po nasundan, pasensya na po kayo. Ulitin ko, in chapter 6 verse 3, sabi niyan, "I am my beloved's, and my beloved is mine. He feedeth among the lilies." So, makikita natin dito yung kahalagahan ng marriage. So Christ in the Book of Solomon, let's find Christ in the Book of Song of Solomon. Tayo po isang daling pumigit at manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, O Diyos, at nagpapasalamat sa pagkakataon ito na muli po kaming muli niyo po kaming dinako dito sa bahay sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, sa inyong pangunguna po sa amin, paggabay. Salamat sa katuguran ng aming mga panalangin. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapalang tinatanggap po namin. I pray na patuloy po kami pangunahang patuloy. Patuloy po kaming patungnahan at patuloy po kaming gabayan sa pag-aaral namin ito sa gabing ito. Bigyan mo po kami ng pangunawa. O Diyos, kayo po, Panginoon, ang magsalita sa kalagitan po namin. Gamitin mo lang po ang bibig ng inyong lingkod. Kayo po ang patuloy na umabot sa aming pangangailangan, Panginoon. Bigyan mo rin po kami ng maayos na internet connection at ganun din po maayos na sound system. Sa ganun, Panginoon Diyos, ay patuloy na ere, Panginoon Diyos, ang inyong mga salita na malinaw sa pandinig ng inyong mga anak. Lalo tigit sa aming mga first time visitors. Okay, maraming salamat po. Papalain niyo po ang ngayong pastor na marahil nasa Ramos na po ngayon. Patuloy po siyang gabayan. Ganun po yung mga builders na nandun sa Ramos na lahat. Pakaingatan po ang bawat isa. Hanggang sa matapos po yung building na ginagawa doon, ay patuloy niyo po silang gabayan. Bigyan ng kalakasan. I-sustain mo po ang kalakasan ng bawat isa. Okay, maraming salamat po, Panginoon Diyos. At ganun din po kami. Sa lugar na ito, patuloy po kang gamitin sa anumang kaparaan. May ikas sa blessing sa lahat po ng tao. At O Diyos, please use us. Mightily sa inyo pong napakalamok pong gawain. At pagalingin mo po, O Diyos, ang may mga karamdaman. Si Baldog, patuloy pong ibalik ang kanyang dating kalakasan. Ganun din po, Panginoon Diyos. Si Ma'am Tang, Panginoon Diyos, patuloy po siyang pagalingin. At patuloy pong ibalik ang kanyang kalakasan at patuloy po siyang gamitin sa inyo pong gawain. Ganun po. Maraming salamat po. Maging mga kapatiran po namin din namin kasama ngayon. Patuloy pong pangunahan ng bawat isa. At patuloy niyo po pong i-sustain ang kalakasan both physically and spiritually. Agad salamat po, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming posisipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Tama yung oras natin dyan. Tama, no? Okay. Let's find Christ in the Book of Song of Solomon. The Song of Solomon, maliwanag naman, ito ay sulat ni Solomon because this is Song of Solomon. Kinanta, sinulat ni Solomon na paawit. No? So, sinulat ni Solomon ito during his early reign as a king. No? Kaya presko pa si Solomon dito. Hindi pa siya nai-engage sa immorality. No? Maayos pa ang kanyang relasyon sa Panginoon. Sa pasimula, maganda talaga ang patutuon ni Solomon. No?
Kaya makinig na tayo sa patotoo ni Solomon, kasi naisulat niya yung mga bagay na dapat natin gawin nung siya ay maayos pa, at naisulat niya rin yung mga dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin nung siya ay hindi na maayos. No? Kaya napakahalaga na maunawaan po natin na this book, bagamat hindi naman tayo mga Hudyo, pero yung implikasyon nito, no, ay pwedeng magresulta sa atin. Pwedeng makita sa buhay natin bilang mga mananampalataya, dahil yung Diyos ni Solomon ay Diyos din natin ngayon. Huwag nating kalimutan yan. So the very purpose of this book, kaya ito yung naisulat ni Solomon, is to tell of the love between a bridegroom pertaining to Solomon, the king of the kings, King Solomon, during his reign, and his bride. No, yung bride dito, it is about the Shulamite woman, no? And to affirm the sanctity of marriage, no? Para pagtibayin niya na yung marriage ay it must be sanctified. It must be holy, no? Siya ay dapat matuwid siya, kasi ito'y in-institute ng Diyos mismo. So during this time na sinulat to ni Solomon, maliwanag pa yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ha? I hope you're listening. So ulitin ko, to tell that of the love between the bridegroom pertaining to King Solomon and his bride, and to affirm the sanctity of marriage. And not only that, and to picture God's love for his people, para ipakita niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tao. No? Sabi nga, ito'y sinulat ni Solomon during his early reign. No? At pinakasetting niyan ay si Solomon na umiibig at magpapakasal sa isang Shulamite woman. No? So, kaya nga sabi niya, I am my beloved, and my beloved is mine. He feedeth among the lilies. Right? Pag pinag-aralan natin mabuti, itong libro na ito, itong book na ito, ang pinaka-blueprint yan, makikita mo yung love story talaga ng buhay ni Solomon. Kaya dinescribe niya dyan yung kanyang wedding day. Ito yung pinaka blueprint yan. Dinescribe niya dyan yung memories ng kanyang panliligaw sa kanyang mapapangasawa. Dinescribe niya dyan yung memories ng kanilang engagement. Anong sila nagbabother sa kanya, nagto-trouble sa kanila. Dinescribe niya kung anong mga troubles ang pinagdaanan nila. And then pinakita niya rin kung paano niya pinuri yung kanyang bride in her beauty. At dinescribe niya yung kapangyarihan ng pag-ibig. Maliwanag pa kay Solomon ang totoong kahulugan ng pag-ibig. So who is Christ in the book of Song of Solomon? Dalawang bagay lang. Kinompress ko na to kesa sa pahabain ko pa ng 5 punto. So, maunawaan na lang natin kung sino ang Panginoon in this particular book, Song of Solomon. Who is Christ in the book of Song of Solomon? In chapter 2, verse 1, sabi dyan, I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. I am the rose of Sharon and the lilies and the lily of the valleys. No? The rose of Sharon simply means
8 flowers in the field. Ganun lang kasimple yun. No? Ito yung plain fields kung saan tumutubo yung mga damo. Pero meron doon na iba is the flower. No, nagka-catch ng attention, nagpapakita ng beauty ng field. Yung mga roses in the field. The flowers in the field. And the lily of the valley is also means the flowers in the valley, in the body of water. Nakita mo naman yung water lily, di ba? Tumutubo siya sa body of water. No? Ang nagpapaganda dun yung bulaklak ng mga lilies. No? Bagamat ang pinipicture ng valley ay trouble or problema, no? Pero may maganda naman sa valley. Kaya nga may kantang in every valley there is a lily. There is beauty in the valley, no? So Christ is the Sharon, is the rose of Sharon and the lily of the valley. No? Of course, si Solomon ay ginamit niya itong illustration to express his admiration sa kanyang minamahal, sa Shulamite woman, no, whom he will going to marry, na siyang kanyang papakasalan o kanyang pinakasalan, no? Itong babae na to, maaring iniisip niya during those time kasi si Solomon ay sikat na hari during his reign, no? At iniisip ng babae na ito na siya ay pangkaraniwan, just an ordinary woman, no? Iniisip niya siguro mas marami pang mas mahigit sa kanya at nakatagpo naman talaga si Solomon, napakarami. Pero this time ito lang ang ina-admire niya, itong Shulamite woman na kanyang pinakasalan, no? At kaya si Solomon ay i-encourage niya itong Shulamite woman na she is not just an ordinary woman. Hindi lang siya ordinary woman in his own eyes, but she is an extraordinary woman in her beauty. Extraordinary ang tingin niya at yun ang kanyang gustong ipahiwatig sa babaeng ito na kanyang mapapangasawa. No? Na huwag niyang liitin ang kanyang sarili sapagkat sa kanyang paningin siya yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Kasi bata pa si Solomon eh. No? Siya pa lang ang kanyang isa sa mga naunang kanyang minamahal. Kasi Solomon in his story, in his love story, he loves a lot of women. Kaya nga she married 700. And she gets 300 concubines. Yung hindi niya pinakasalan. Pero dahil ito, during his early reign, maganda pa, maayos pa ang pag-iisip ni Solomon. No? Parang yung mga ibang tatay din ngayon. No? Nung bata-bata pa kayo, maayos pa yung inyong pananaw sa buhay. Ha? Nung nililigawan mo yung wife mo noon, siya naman talagang pinakamaganda sa iyong paningin. Amen, husband. No? Pero ngayon, later on, sa inyong tumatagal na married life, no? Habang tumatagal, nakikita mong unti-unti, nakikita mo yung kapangitan ng iyong wife. Why is that? No? Let's learn from this book kung paano natin mapapanatili yung beauty ng ating mga wife. Amen. Ha? Ikaw ba, 'di ba? 'Di ba? Dahil noon eh napakaganda ng hindi mo pa nga girlfriend eh. No? Pero wife mo na ngayon. Napakaganda niya. Nung nililigawan mo pa lang siya. Pero ang tanong ko, bakit ngayon
ay mga kapangitan niya na ang lagi mong nakikita. Ha? Nahalata mo ba yan na husband or wife? Are you listening? No, marami. Dati natin, grabe yung papuri mo sa kanya eh. Ha? Dati-dati, sabi mo, ang ganda-ganda mo. Di ba na? Lagi mong sinasabi yan sa kanya. Ang cute-cute ng ilong mo. Sabi mo pa, ay, alam mo, mayroon kang kissable lips. Ang ganda ng hair mo. Gusto ko yan. Kahit hindi ni Reban straight. Gusto ko yan. Yung natural curl. No? No, lahat ng ganda sa kanya, binabati mo nung una. Alam mo, ang gustong-gusto ko sa'yo, yung kaseksihan mo. Yung lagi kang amoy mabango, lagi kang amoy baby. Ha? Amoy sanggol. Lagi kang amoy sanggol. Ha? Alam mo, napakabait mo. Lagi mo napupuri yung iyong iniligawan pa noon. Ang bait-bait mo naman. Lagi kang nagmamalasakit sa akin. Lagi mo akong kinukumusta. So yung kanyang kagandahan ay na anong tawag diyan? Ano yan? Yun, na magmamagnify. That's the word. Lagi mong minamagnify yung lahat na magaganda sa kanya noong nililigawan mo pa siya. Eh, bakit ngayon parang tila baga kabaligtaran na ang iyong nagagawa? Baka naman may iba ka nang napapansin. Si Mystic ka ba yan? Wala na si Pasing ngayon eh. Si Mystic ka na. Husband, listen. You better listen. Listen to me. Kung meron kang ganyang pakiramdam ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo ang mensahe. No? That Christ is the rose of Sharon and the lily of the valley in the book of Song of Solomon. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng magandang buhay ngayon. I hope you're listening. Panginoon ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng magandang buhay ngayon, samantalang noon lahat ng meron tayo ay puro pangit. Mayroon tayong pangit na nakaraan pare-parehas. Pero nung nakita natin yung kagandahan ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa at nagbago ang buhay natin. Amen. Kung hindi dahil sa Panginoon, marahil matagal ka na rin hiwalay sa misis mo. Ha? Pero dahil nakita natin yung kagandahan ng Panginoon, nakita natin, nagkaroon ng magandang direksyon ang buhay natin, nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga wife, sa ating mga misis. I hope you're listening. Diba? Nung nakita natin yung kagandahan, ng buhay natin dahil nakita natin yung kagandahan ng Panginoon. Nakita natin yung kagandahan na merong Panginoon sa ating buhay. Ha? Panginoon ay pinili mong mahalin. No? Kaya mo minahal yung misis mo. Oh, na-revive yung pagmamahal mo sa wife mo kasi pinili mong unahing mahalin ang Diyos sa buhay mo. Diba? Nang nakakilala tayo sa Panginoon, unti-unting bumabalik yung kagandahan ng ating wife. Mas higit pa dun sa nung atin siyang nililigawan. Ha? Noong araw, pag nangliligaw ka, lahat ng magaganda, ipapangako sa misis eh. Ha? Pero nung tumagal-tagal, lumalaon, tumatagal, unti-unting nagbabago. Kaya sabi ng misis natin,
Parang may nagbago sa iyo. Dati-rati ganito, ganito, ganun. Ngayon, hindi mo na ginagawa yun. Why is that? Bakit ganun? Ha? Bakit ganun? Bakit noon nakikita mo yung kagandahan nung nililigawan mo ngayong misis mo na for 3 years, for 7 years, for 10 years, or maybe more than 20 years, eh hindi mo na nakikita yung kanyang beauty. Ha? Naghahanap ka na ng ibang beauty. Ha? Hindi ma-beauty yan. Pangit yan. No? Tandaan natin the messages. Christ is the Sharon, the rose of Sharon in the book of Song of Solomon. And He is the lily of the valley. Ang pinoportray nito ay yung kagandahan ng Diyos sa buhay natin. Yung kagandahan na meron tayong Diyos. At kung meron tayong Diyos, hindi natin babaliwalain yung ating mga misis. Amen. Hindi magbabago kailanman yung ating pagmamahal sa ating mga misis. Amen. You can only see the true beauty of your spouse if you already seen the beauty of Christ in your life. Ulitin ko. You can only see the true beauty of your wife or your spouse if you already seen the beauty of Christ in your life. No? No? Halos lahat naman tayong mga married couple, meron tayong magandang love story. Pakinggan mo yung love story ni Brother Arnold, ma-inspired ka kung paano niya niligawan si Michelle. Ah, pagka inaalala yun ni Michelle, kinikilig siya hanggang ngayon. Ah? Kahit naman si Brother Arnold, grabing sakripisyo niya dyan. Dadaan siya sa mga sanggano dun sa tambay dun sa bahay ni na Michelle. No? Makarating lang siya, makita niya lang si Michelle. Grabing pag sa sakripisyo yun. No? Grabe kayong mga ibang mga yung love story ni Ivy, ni love story ni of course ni Richie, hindi rin magaganda. Love story ni lalo na ni na Louie. Ha? Of course may magandang love story diyan si Angelo. Wala nga lang siya dito, yun ang hindi maganda. No? Si Paul may magandang love story, pero ang hindi maganda, wala sila dito ngayon. Ha? Pag pinag-usapan nyo yung mga love story nyo, kung paano kayo nakita, kung paano magagandang bagay na nakita nyo, eh matutuwa kayo. Di ba? Ay parang hindi kayo natutuwa isipin yun. Ang tanging alam ko lang na pag inaalala nila yung paumpisan nila, isa lang ang nagagalit. Si Regine lang nagagalit pag pinag-usapan yung umpisa nila. Pero the rest, tayo pag nag-usap tayo ng mga nakaraan natin, natutuwa tayo. Kung babalikan natin kung paano tayo nanligaw, kung paano tayo umakyat ng ligaw kahit walang hagdan, kung paano tayo nagbigay ng bulaklak kahit na bulaklak ng kalabasa yan, kung paano tayo nagpupursiging magkahanap ng chocolate para lang maibigay sa iyong nililigawan, tatawid ng ilang bundok para lang marating yung bangin ng iyong nililigawan. Ha? Tapos pagka lumayo pa sa'yo, wala pang cellphone, wala pang telepono ron, grabing sulat mong, mahabang sulat. Love letter ang tawag mo doon. Kailangan ka pang bumili ng mga stationery na mayroong pabango. Ha? Tapos itutupi mo pa ng grabing tupi. May express mo lang yung pagmamahal mo. Only to find out nambubola ka lang pala. Kaya unti-unting nawawala. Na? Pero salamat sa Panginoon na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Nakita mo yung beauty na nasa Panginoon. Lalo kang na-inlove sa misis mo. Amen.
Kasi ang Panginoon nagturo sa atin ng totoong pag-ibig. Amen. So, marirevive ka talaga pag pinag-usapan mo, pagka inisip mo kung paano kayo nagsimula. Apo, yung mga hindi magandang simula, hindi magandang isipin. Ha? Pero ngayon, nandito na kayo sa pananampalatayang ito, magandang magpasimula, maggumawa ng magandang love story sa buhay nyo. Na kayo ngayon ay nasa Panginoonan, nakita nyo na yung beauty ng Panginoon. Nakita natin yung kagandahan ng Diyos sa buhay natin. Alam mo, ang problema talaga dito, alam mo kaya bakit to sinulat ni Solomon? Para ma-encourage yung mga young people na hindi na sila ma-engage sa immorality bago pa sila magkaroon ng mapapangasawa. Kasi kung tayo ay tao ng Diyos, pinipreserve tayo ng Diyos para sa tamang pagpapamilya later on. Kaya kayo mga young people, makinig lang kayo ngayon. Makinig lang kayo ng instruction sa inyo ngayon. At sigurado ko bibigyan kayo ng Diyos ng tamang tao na makakapartner nyo habang buhay. It should be for the rest of your life. Na pag nagsumpaan kayo sa harap ng altar, yun ay ang sinasabi niyong kamatayan lang ang magpapahiwalay sa inyo. Yan pinapatunayan ni Solomon, yung sanctity ng marriage. Napakahalaga yung marriage ay sanctified because it was sanctified by God. Marriage is honorable in all. I hope you're listening. So tignan natin, hanapin natin yung kagandahan ng Diyos. Kung hindi pa man natin nakita ngayon, at ang nakikita mo sa misis mo yung kapangitan niya, kapatid, tignan mo lang muna ang Diyos sa buhay mo. Dating wala pa, lahat pare-parehas tayong walang magandang nakaraan. Lahat tayo ay parang maruming basaan lang sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, nung tayo ay naligtas, nagkaroon ng magandang direksyon ang buhay natin. At isama natin yung ating misis, isama natin yung pamilya sa magandang direksyon na yan. Na kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Ha? Dati-dati naman wala tayong magandang istorya. Na pagka tayo nagyabang nung araw pag ang lalaki maraming babae, parang pakiramdam niya pogi siya. Pero ngayon nakita natin na pag ang lalaki maraming babae, nakita natin yung kanyang kairesponsablihan. Ha? Kaya kayo young people, makinig kayo. Huwag kayong maging irresponsible. Be responsible young people. Ha? Kaya kung ikaw man ay young woman, kung maghahanap ka man ng mapapangasawa, siguraduhin mo mapapangasawa mo yung lumaki rin sa church na katulad mo. Huwag ka na mag-explore. At pagka, sabi, ano kayong pakaramdam ng makakapag-asawa ng unbeliever? Itanong mo na lang kay Michelle at kay Fortune. Huwag mo nang i-experience. Ha? Huwag na. Mas magandang mag-antay ka ng tamang panahon ng iyong pag-aasawa. Kaya kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag ka munang manligaw. Kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag ka munang magpaligaw. Ha? Amen. And then the second thing, who is Christ in the book of Song of Solomon? So, binasa natin in chapter 2 and verse 16, sabi dyan, my beloved is mine, and I am his, and I am his, he feeded among the lilies. Ganun din sa chapter 6, verse 3, inulit yan. No? Sabi sa chapter 6, in verse 3, I am my beloved's, and my beloved is mine. He feeded among the lilies. No? Pag ang praises sa Bible, pag ang salita ng Diyos ay pinaulit-ulit, ibig sabihin, mahalaga yan. Makinig kayong mabuti. No? Ikaw man ay
ay husband or wife, young people, come on, young lady, young man, makinig kang mabuti. No? Merong mahalagang mensahe that Christ in the book of Song of Solomon is the beloved. Solomon in this particular text is the beloved. Of course, he left his wife for a while, but their commitment as a husband and wife, yung kanilang commitment sa isa't isa ay nanatili at patuloy na tumitibay ang kanilang relasyon. It is wonderful to belong to someone who belongs to you. Ulitin ko. It is wonderful to belong to someone who belongs to you. Magandang bagay yun, magandang pangitain yun, na merong isang tao na belong sa iyo, na belong ka sa kanya. Ano? I hope you're listening. But belonging to each other is not the same as possessing each other. Alright? Okay, nakikinig kayo? Belonging to each other is not the same as possessing each other. Iba yung ikaw ay possessive. Nang alam mo sa misis mo, ang alam mo sa husband mo ay pag-aari mo. No, iba yun. Iba yung pag-aari, yung inaangkin mo, parang bagay na lang. No? Iba yung kayo ay isa. Yun yung sinasabi ng Bible na kayo ay pinag-isa. You are no more twain, but one. No? Iisa na lang kayo, iisa na lang kayong katawan. Kung kaya ikaw ay husband and wife, iisa na lang kayo, a dual one. No? Yung magiging, naging isa na lang kayo. Huh? I hope you're listening. And togetherness doesn't require to spend all our time in each other's company. Ulitin ko. Yung togetherness doesn't require us to spend all our time in each other's company. Yung pagiging togetherness nyo ay hindi, not necessarily na lagi na lang kayong dikit-dikit para masabi kayong meron kaming togetherness. Ha? Kasi ang totoong pag-ibig ay hindi possessive or parang hindi pag-aari mo yung isang, parang hindi isang bagay na pag-aari mo lang. Kundi dapat natin siyang bigyan ng laya upang makapagtrabaho, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kita mo tayo, kayong mga may possessive na husband, may possessive na wife, ayaw niya kayong papuntahin sa simbahan. Hindi kanyang mahal. Hindi yan yung totoong pagmamahal. Ha? Possessive ang tawag dyan. No? Yung pagiging togetherness, hindi kinakailangan mag-spend ka ng lahat ng panahon na kasama mo. No? Kundi, ang kinakailangan yung ma-develop sa inyong relasyon ay yung commitment. Ito lang ang ibig sabihin yan. Ha? Kinakailangan yung magkaroon ng commitment. Loving someone is like holding a son. Ito, tignan mo ha. Ito ang illustration ng writer. Kung totoong kang nagmamahal, no? Hindi ka dapat maging possessive. Akin ka. Walang dapat ibang tumingin sa iyo, walang ibang dapat may mag-ari sa iyo, walang dapat hindi ka pwedeng pumunta roon, dito ka lang. That is possessive. That's not love. No? Kaya ang illustration diyan ng writer is kung magmamahal ka ng isang tao, especially husband or wife. Loving someone is like merong kang hawak na buhangin sa iyong mga palad. Na habang hinihigpitan mo, tiniklop mo siya.
habang hinihigpitan mo, lalong merong nawawala. Napansin niyo ba? Hindi katulad nung kang pananatilihin mong nakabuka ang iyong kamay. Yan yung pag-ibig. Illustration ng pag-ibig niya. Na nandyan lang yan, hindi yan mawawala dyan. Mananatili dyan. So it's a matter of love and commitment. No? Yung merong kayong commitment sa isa't isa. Amen! Huwag kang maging possessive sa iyong husband. Huwag kang maging possessive sa iyong wife. No? Magtiwala, mahalaga yung trust in confidence sa bawat isa para magampanan nyo ang kanya-kanya nyong responsibility. Tignan mo, may mga husband ngayon hindi makapagtrabaho kasi makapagtrabaho sa kanyang pinapasukan kasi yung wife merong pinagseselosan doon. Diba, no? Ganun din naman yung husband. Hindi makagawa yung kanyang wife ng dapat niyang gawin kasi ni hindi mapapunta sa church, hindi payagan pumunta sa church kasi may pinagseselosan sa church. It should not be that way. Na, kapatid, maliwanag naman yung command sa atin bilang husband and wife. No? Alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Kung tayo ay husband, kung tayo ay wife, we are bound. Ha? Nakabound kayo sa ng commitment nyo dahil sa Panginoon. Panginoon ang nagbind sa inyo. No? Kaya kung kayo ay pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Walang taong sinuman, kahit mambabatas pa, ang pwedeng magpahiwalay sa iyo at sa iyong asawa. Ha? Kaya maliba, kaya nga, tignan nyo mabuti. Sabi dyan sa Ephesians chapter 5 verse 22. Wives. Kaya wives kasi maraming husbands. No, hindi. Pero ang totoo nun, wife lang ang kausap ni Paul. Sabi niya, wives, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. Magsasubmit ka sa husband mo as unto the Lord. Magsasubmit ka sa husband mo na parang pagsasubmit mo sa authority ng Diyos kasi ang Diyos ang nagtalaga ng iyong husband para maging leader sa iyo. Kaya magsasubmit ka na parang nagsasubmit ka sa authority ng Diyos. I hope you're listening. Hindi ka nagkakamali o huwag kang matakot na mag-submit sa husband mo kasi siya ang itinalagang leader. No? Siya naman talaga kahit na anong mangyari siya pa rin, hindi ka pwede maging leader eh. Husband pa rin. No? Siya yung kinumisyon ng Diyos para mag-lead sa'yo, wife. Huwag kang matakot na mag-submit kasi pag nag-submit ka, ginagawa mo ang iyong responsibility as a wife. Likewise, husband, ang command sa atin, husband, love your wives. No? Mahalin mo ang nag-iisa mong asawa. No, ang anong klaseng pagmamahal ang in-illustrate ni Paul dito? Yung pagmamahal na patulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Na kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo sasaktan yung sarili mo. Nakita ka na ba ng isang lalaking binabatok-batukan niya yung kanyang sarili o sinasampal-sampal niya yung sarili niya o minumura niya yung sarili niya sa harap ng salamin? Merong gumagawa nun. Ganun lang. Ha? Ganun lang ang gumagawa nun. Wala sa katinuan. No? Pero yung totoong nagmamahal sa kanyang asawa ay itatrato niya to na kanyang sariling katawan. Kaya pagka sarili mong katawan yan, tulad ng pag-aalaga mo sa katawan mo, ganyan mo aalagaan yung wife mo. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan, till death do us part. Yan ang commitment. Amen. Yan yung gustong ipahiwatig, ituro ni Solomon na merong sanctity yung marriage.
Because marriage is honorable in all. Di ba? Basahin natin. A familiar passage in the book of Hebrews. Hebrews. In chapter 13. In verse 4, sabi diyan, marriage is honorable in all. Ininfirm ng writer ng book of Hebrews yung sinasabi ni Solomon. No? Marriage is honorable in all. And the bed undefiled. Yung room, yung bed, yung chambers, yung kwarto ng mag-asawa, it should not be defiled. It must be undefiled. Amen. Hindi dapat haluan ng kasalanan. It must be pure. It must be holy. Amen. Wife, listen. Listen. You cannot submit to your husband if you are not committed. Commitment is very, very important. Hindi mo kayang mag-submit sa husband mo kung hindi ka committed wife. Kaya nga salamat sa mga narinig kong patotoo ng mga wife na sabi niya, strong ang personality ko, nahihirapan ako mag-submit, pero I'm trying my best to submit to my husband. Kahit na siya, hindi siya gaanong nagli-lead sa akin na maganda, still, I keep trying to submit to his leadership. Bagay na mahirap sa mga kababaihan na nasanay na siya ang leader ng tahanan dati. Diba, no? But sa Biblia, pag natutunan natin yan, magiging maaluan ang buhay mo, wife. Amen. And you will never be committed unless you fully understand the sanctity of marriage. Ulitin ko. You will never be committed. Committed husband or committed wife? You will never be committed unless you fully understand the sanctity of marriage. I hope you're listening. Young people, you better listen, no? Kung meron mang pinoprotectionan ng higit sa lahat ang church na ito, kayo na 'yun. Ha, kaming mga adult na mga married couples ng church na ito, meron na kaming mga iba't ibang experiences. And many of them are bad experiences on our marriage or marriages. No? Na ayaw na naming ma-experience nyo pa. No? Tama na yung makinig kayo ng instruction ngayon para kayo ay magkaroon na magandang marriage in the future. Married life in the future. Amen. Mas magandang makinig na kayo ngayon bago pa kayo mapunta sa destruction. I hope you're listening. Tandaan lang natin yung sinasabi ni Solomon. Ha? Gusto niyang ipahiwatig sa book na ito, na kanyang sinulat, The Song of Solomon, na ang marriage ay napakahalaga. It must be sanctified. Yung sanctity ng marriage. No? Wag natin hahayaan mga husband na tayo ay makurap ng sistema ng sanglibutan. Sa sanglibutan okay lang yung lalaki magkaroon ng maraming babae, sa sanglibutan 'yan. But not in the church. Amen. Kaya kung gusto mo magkaroon ng matinong mapapangasawa, young people, magtinuka sa church.
Amen. You stay in the church. Kasi walang ibang magpo-protect siya sa'yo kundi salita ng Diyos kung ito ay i-apply mo sa buhay mo. Amen. Huwag matigas ang ulo. Hindi porke gwapo. Okay. Hindi porke sinabihan ka ng I love you talaga yun. I love you ngayon, sa susunod na panahon, I hate you. No? Pero pag ang Diyos nagbigay sa iyo ng totoong pag-ibig, yung pag-ibig na yan is for life. You will never regret it. Amen. Hindi mo pagsisisihan kung susunod ka sa salita ng Diyos, kapatid. Kaya huwag kang matulog. Amen. Amen. Ayoko sanang humigaw. Kaya lang may natutulog kasi. Masakit na nga yung lalamunan ko eh. Amen. Tapusin na natin. Christ in the book of Song of Solomon, number one. Who is Christ? Christ is the rose of Sharon and the lily of the valley. Ang ini-imply lang yan, the beauty of Christ in our life. I hope maliwanag po sa inyo yung punto na yun. And the second thing is, Christ is the beloved. Christ who taught us to love deserves to be our beloved. Amen. Ang Panginoon na nagturo sa atin kung paano magmahal ay karapat dapat lang natuklian natin ng totoong pagmamahal. We learn to love Him because He first loved us. Natuto lang tayong umibig sa Diyos dahil nauna na siyang umibig sa atin. Amen. Kaya huwag mong bibitawan yung basta-basta yung I love you na yan kung kani-kanino. No. Huwag natin gagawin yan. Huwag mong gagawin yan, young people, na hindi mo pakilala. Paila, I love you ka na. Delikado yun. Hindi ka dadalin yan sa maganda kung yung pa-I love you mo, hindi mo pakilala. Saan ka dadalin yan? Delikado yun. Ha? Hindi yan laro. Ha? Ang totoong pag-ibig, walang nasasaktan, walang nasasagasaan. Ha? Kaya manatili ka lang yan para wala kang masaktan, wala kang masagasaan. Huwag mong ipagpapalit yung matagal mo ng kaibigan, matagal mo ng magulang, matagal mo ng minamahal, papapalit mo sa isang taong hindi mo nga kilala. Kapatid, magsisisi ka pag nakilala mong lubusan yan. Ito pala yung napangasawa ko. Grabing baho ng bibig. Ginawa mo ng lahat ng paraan para mawala yung baho ng hininga, pero hindi mo na magawa. Hindi mo naman pwedeng isoli dahil lang sa hininga. Nung na-discover mo mabaho yung kilikili, ala, kahit anong gawin mo, lapit mo pa yung kilikili niyan, hindi na mawawala yan. Pero young people, pwede pa yan. Kung young people ka palang, pwede pa yan. Huwag kang ma-discourage. Tawas lang ang katapat niyan. At ligo lang palagi. Huwag kang masyadong matakot, no? Gawin mo lang yung sinasabi ko, kapatid. At malalagpasan mo din 'yan. Ha? Young people, unawain niyo. Ha? Na kung magmamahal ka ng isang tao, dapat yan ay tamang tao. Kasi kung tamang tao yan, hindi ka niyan tatanggalin sa ministry kung ikaw ay nasa ministry. Kung tinanggal ka sa ministry dahil sabi niya mahal ka niya, kapatid, hindi yan totoong pagmamahal. Selfishness yan. Ikaw na naglilingkod sa Panginoon, tatanggalin ka sa paglilingkod mo dahil mahal ka?
What a foolish decision. Nagpauto ka naman. Tignan natin yung resulta. Ha? Sige lang, enjoy for a while and suffer for life. Ha? Kung ayaw nyo mag-suffer for life, you better listen. Makinig kayong mabuti. Kung totoong pagmamahal yan, lalo ka niyang ilalapit sa mga taong malapit sa Diyos. Pero pag inalayo ka niyang tao na yan sa mga taong nagmamahal sa Diyos at yung totoong nagmamahal sa iyo, kapatid, selfish love na ang tawag niyan. Hindi yan totoong love. Ang tawag niyan ay erotic love. Pang flesh lang yan, pang flesh. That's not true love. Kasi kung true love yan, hindi mo isasakripisyo yung mga mahal mo sa buhay. Amen! My question is, I'm landing. Pwede na magsuot ng sapatos. Sinasuot nyo na yung sapatos nyo, yung sandals nyo. My question is, just remain the same. Who is Christ in your life? Ano daan tingin mo sa Panginoon? Kung siya ang Rose of Sharon and the Lily of the Valley, and he is also the beloved in this book of Song of Solomon, sino naman siya sa iyo ngayon? Ha? I hope the message is clear. Ikaw ang makakasagot niyan, kapatid. Kung gaano mo kamahal ang Diyos sa buhay mo. Kung mahal mo ang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin niyan, susunod ka sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw man ngayon ay nasa ministry na, hindi mo hahayaang tanggalin ka sa ministry ng kung sino man. Kung ikaw man ngayon ay nag-decide na mag-aral sa Bible school, walang sino man na pwede magtanggal sa iyo sa commitment mo na yan. Yan dahil yung commitment na yan ay commitment mo sa Panginoon. Walang sino man. Walang sino mang persona ang pwede magtanggal sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen! Walang makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Not even your husband, not even your wife, not even your children, your best friend. Yung sinasabi mong best friend mo, hindi yan pwedeng magpahiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kung best friend mo yan, mananatili kayo sa pag-ibig ng Diyos pareho. Ha? Hindi ka kanyang dadalin sa kakarnalan. Kung dati-rati man ay ikaw ay i-spiritual, yung kaibigan mo ngayon dinadala ka sa kakarnalan, dati hindi ka naman mahilig sa cellphone, ngayon grabe na ang pagmamahal mo sa cellphone. Ha? Kapatid, dati hindi ka naman marunong mag-ML, ngayon dahil nakapaibigan mo ay mahilig sa ML, pala ML ka na rin. Pala TikTok ka na rin. Pala sugal ka na rin. Palalayas ka na rin. Ha? Kapatid, who is Christ in your life? Ha? Sino ba ang Panginoon sa buhay natin? No? Pinakilala na ni Solomon kung sino si Kristo sa Song of Solomon. Sa atin naman, sino na nga ba si Kristo sa buhay natin? I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa natapos po naming pag-aaral ng inyong mga banal salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na putuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. O God, maraming salamat po, O Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawarin po kami sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.